Sino-sino po ba ang qualified or pwedeng magbautismo? Again, sino-sino po ba ang qualified para magbautismo? Unang-una po sa lahat, hindi po nagliligtas ang bautismo. Okay? Ang bautismo po ay isa lamang po sa dalawang ordinances, no? O ordinansa na iniutos ng mahal na Panginoong Hesukristo na tupdin ng mga Kristiyano, hindi sukat upang ikaligtas, bagkus upang ipahayag ang pag-ibig niya sa atin sa madla, you know? So ito po ay isang ordinansa. Ano pa yung isang ordinansa? Ito po yung komunyon o yung banal na hapunan. Pero hindi po yan ang ating topic. Ito po ang bautismo. Hindi po ito nagliligtas. Okay. Ito po ay utos ng Panginoong Hesukristo, because upon doing so, ihahayag mo ang iyong pananampalataya sa Kanya sa buong madla, sa buong mundo. Kumbaga, you are shouting, I love Jesus because He first loved me. Yo, ganun yun, no? So, ang tanong pang isang malupit, another one. Ang isang mananampalataya ba na namatay pero hindi nagpabautismo sa tubig ay ligtas? Of course, 100%, 100%, sapagkat ang nagligtas po sa atin ay ang banal na dugo ng Panginoong Hesukristo. Hindi po yung water, no? Hindi yung, yeah, it's not that. Okay? In fact, ako po isang confession, 6 na taon na po akong Kristiyano nang mabautismohan ako. Ewan ko po, bakit hindi ko po naano? Kasi ang paglago ko po, para akong bata. Hindi ako agad, bata pa kasi ako nakakilala sa Lord, kay Jesus, no? Eh, hindi ako ganun, yeah. Although, involved ako sa mga gawain ng Panginoon, no? Pero yung sa bautismo po, hindi ko po yan na-consider, not until nung dumating yung date na naipon na rin yung mga gustong magpabautismo, and then we go on. Okay? Yung isang nakasabay ko nga, anak ng pastor, 15 years old na siya nang mabautismohan. So, would you believe that? Diba? So, ito po ay nagpapahiwatig na hindi nagliligtas ang bautismo. But because you are saved already, okay? Dahil saved ka na, magpapabautismo ka. Hindi ito yung magpabautismo ka para ma-saved ka. That's not the, ano, the main heart of the matter. The main heart of the matter is, dahil naligtas ka na, magpapabautismo ka. Okay, ito po ngayon ang topic natin. What a good and nice introduction. Lol, di ba? Di ba? LOL, laughing out loud. So, sino-sino naman ngayon ang pwedeng mag-perform ng baptism? Natatanda niyo po yung eunuch. Eunuch, yung nakisakay kay Felipe. Diba? If I'm not mistaken, that's Felipe. No? Si Felipe yun eh. I think si Felipe nga. Okay? Ang nangyari ay itong eunuch na ito, nakasakay niya sa isang transportation vehicle. Siguro parang kabayo or something na hinihila ng karwahe, something like that. If I'm not mistaken, ha? And then, habang daan, napansin itong si, pangalan nito, ito, nung apostol na ito nga, na interesado, okay? Si Felipe, napansin ni Felipe, or ni Philip, no? Parang Philippines. Kaya,
Siguro kaya naging Philippines ito because of King Philip, sabi nga nila. Derived from that name, no? Ba't ba tayo napunta roon? Hindi. Napansin niya yung eunuch. The eunuch was reading a scripture pertaining to the Lord Jesus Christ. Ito po ay yung sa Isaiah. Okay? Kasi yung Isaiah po considered as the ano, as the peep gospel. Would you believe that? Ang Isaiah considered as the peep gospel kasi it's all about Jesus. So that's the very one book, particular book in the Bible that this eunuch was reading upon that trip. And nakita ito ni Philip, no? Sabi niya. Ni Filipe, sabi niya. Hey, you're reading about Jesus. And then habang daan, siguro mahaba yon. Ang tingin ko po dito sa sobrang haba nun, na ipaliwanag niya tungkol kay Jesus Christ. Hindi naman niya siguro pinaliwanag lahat, pero ipanaliwanag niya yung salvation na matatamu lamang sa pamamagitan ng faith kay Jesus. And then, nung may nakita po ito, ito na po yung heart of the matter, nung nakita po nung eunuch, yung siguro parang batis or tubig or mga ilog, no? Sabi niya, bakit hindi mo pa ako bautismuhan ngayon? Why not now? And then, binautismuhan siya ni Philip. At ang sabi ng Bible, si Philip, umalis na. Diba? So, ang eunuch na ito ay, after siya mabautismuhan, tuwang-tuwa siya. Notice, naniniwala ako, pinatanggap na ni Philip o ni Felipe yung eunuch ng salvation prayer doon pa lang sa karwahe. And then, after niyang ma-receive yung salvation na ibinibigay lamang ni Jesus, syempre, nagpabautismo na siya. Ngayon, ang tanong, sa ating mga mananampalataya, sino ang may power magbautismo? Ang sagot, lahat po tayong believers. Mm-hmm. Lahat po tayong believers. Meron lang kasi iniipon, mas maganda kasi parang grupo kayo. Understandable din naman yun. Pero, kung talagang, hey, talagang overflowing yung love mo sa Panginoon, why not now? Maski dalawa lang kayo. Aba, pinatanggap mo itong taong ito, bautismohan mo. Kaya ako po, meron po akong drum dito. Kasi drum, ayan po ang ginagamit namin pa nagbabautismo kami. Siguro iipunin namin yung taong hanggang 10. O sige, pag may 10 na, magbautismo tayo. Okay. Contrary dun sa pananampalataya ng iba na ipaniwala nila, pastor lang ang magbabautismo. No, hindi po ganun. Lahat tayo pastor. Ang pastor po kasi, ang sadly, ngayon, ang pastor ginawang title. While, ang pastor, ano po yan eh? Ang pastoring po ay, ano po, gawain yan. Sad to say, ginawa po itong title ngayon. Nagkaroon pa ng bishop, nagkaroon ganun. Wala po yan sa ano eh. Ang bishop po rin, hindi po yan title. Gawain din po yan. Overseer ang ibig sabihin yan eh. Tingnan niyo po sa Grego. Pero unfortunately, that's not our topic today. Kaya sabi ko po sa inyo, if you are a believer at kung merong kang kaibigan na tumanggap kay Jesus at kung gusto naman niya magpabautismo, bautismohan mo. Pero pag hindi naman siya nagsasalita, aba, ikaw na mag-open. Pwede gusto mo bautismohan kita. Gusto mo bautismohan kita. O yun. Tapos, ang sarap ng feeling sapagkat, wow, you are shouting your love for Jesus. Because He first loved you, therefore, isa-shout mo rin yung pag-ibig ni Jesus sa'yo sa buong mundo. Kaya kung hindi ka pa nakasubscribe sa ating channel, I invite you to do so. Kindly, click the notification bell so that YouTube anytime will remind you kung meron tayong mga bagong videos like this. Again, huwag mong kalilimutan, you are a believer of Jesus. Kung hindi pa man, tumanggap ka na sa Kanya at kung nakatanggap ka na sa Kanya, you are qualified din para magbautismo doon sa masyasyaran mo ng good news na gustong magpabautismo. Thank you pong muli, and as always and forever, hindi nagbabago, Jesus truly and always loves us all. Thank you po. Thank you po.
Hallelujah.